So what is up guys? No, we are back. And syempre, panibago tayong babe review, AG's Boost Plus. So nakita nyo naman guys yung opener natin, napakalupit. And syempre, mga next videos natin, magkakaroon tayo ng mga ganyang malulupit na intro na. Kaya abangan nyo ang AG's Max natin. And next review natin yan guys. Ito oh, pag-iyong kita ko sa inyo, magpo-focus ba yan? So yun guys, ayaw niya mag-focus. So diretso na tayo sa video. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe sa akin sa gaming channel ko, sa Facebook, in the description. And syempre, subscribe ko sa kuya ko, Janwa. Nakakatawa mga Dota gameplays. And syempre, don't forget na sumali sa giveaway natin guys. Sa baba lang yung mechanics. Like this video. Comment down below, hashtag BPNGGTV giveaway. And para makasali kayo. And syempre, lahat ng mga upload natin ngayong mga video, kailangan naka-like kayo, naka-comment kayo. And syempre, dapat sinusunod yung mechanics dyan sa baba guys. Draw date ka pala natin, July 31. Update ko nga lang pala yung giveaway natin guys. Brand new na pala ang AG's Boost Plus na ipapamigay natin. Kasi pinima ko mismo ni Geekbeak Philippines na hindi na yung review unit papamigay natin. Mismo sila na magpapamigay sa inyo ng brand new. So guys, sumali na kayo guys. Brand new na makukuha yung AG's Boost Plus. And syempre, huwag nyo kakalimutan i-like yung page nila, Geekbeak Philippines. And yun, cue the intro! Wah! So yun guys, brief description lang about this mod. As you can see, mas beefier siya kaysa AG's Boost natin. So mas malaki siya. And syempre, pinagkaiba niya guys, replaceable na siya ng 18650 guys. So hindi na siya built-in. Para sa akin mas okay yun para makapagdala kayo ng extra niyong batteries. And syempre, same pa rin, IP67, waterproof and dustproof resistance pa rin siya. Pag sinabing AG's, matik na. At ang pinagmamalaki ni Geekbeak na one mod triple system. So ang ibig sabihin nun guys, ang one mod triple system nila, maglalabas sila in the future ng RDTA. Syempre, maku-customize sila yung coils nila. Maglalagay din sila ng 510 connector para makapaglagay ka ng mga tanks nyo and mga gusto nyong RDAs. So yun ang maganda sa kanya. And syempre guys, all-in-one kit na to guys. May kasama siyang dalawang OCC sa loob. So matik, pag binili nyo to guys, juice na lang ulang nyo. And syempre, battery nyo. And yung sinasabi nilang G-Coil Boost Formula. At ibig sabihin nun, mas pinagandang OCC. Kumbaga, bigger clouds, smoother airflow, stronger throat hit, and smoother flavor. Future-proof, compatible ito sa mga upcoming boosts natin. Maximum wattage nito ay 40 watts. Madami siyang kulay guys. Ayan. And syempre, size comparison tayo guys. Size comparison sa AG's Boost, Bupu, Drag S. Comparison natin sa AG's Pod and sa iba't ibang klase pang vape guys. Sa iba't ibang klaseng AG's natin. And yun guys, punta na tayo sa up close para mabilis ng video natin. Let's go! So yun guys, pasensya ko, medyo hindi accurate ang voice recording natin ngayon dahil nasira yung voice recording na ito. So ito yung gilid ng box and yung likod ng box. Pause nyo lang guys kung gusto nyo makita. Siyempre, bubuksan na natin. May kita nyo, trademark nila, Geekbeak dun sa box. And siyempre, yung unit natin mismo. Diba, napakaganda. Bago natin buksan yan, tignan muna natin. May user manual silang kasama. And syempre, meron silang envelope sa loob na naglalaman ng warranty card, warning card, and syempre, yung advertisement card nila ng AG's Boost. And syempre, may extra silang 810 drip tip. And syempre, meron silang USB, micro USB charging cable. Silica gel, hindi yan pagkain. Iwasan nyo yan. And syempre, ito naman, extra coil nila. Tingin ko, 0.6 ohm yan. And doon na tayo sa unit guys, makikita nyo super lupit. Nakikita nyo yung air hole nya, same dun sa AG's Boost. And syempre yung tip nya guys, replaceable yan ng E10 drip tips and juice fill nya sa taas. And syempre, sobrang dali nya lang buksan guys. So, ayan o. So, minimal effort lang guys. And syempre yung design nya guys, AG's trademark talaga. Yung leather, yung gilid. And syempre, pindutan nya. May design yung pindutan nya, medyo creepy. And syempre, Geekbeak nakalagay sa kabila. And syempre, yung kabila naman nakalagay AG's. And dyan, matatagpuan nyo yung charging port. Para ma-charge yung update firmwares. And syempre, yung likod, dyan yung battery. And may vent hole sila guys, which is good. Syempre, para buksan nyo guys, 5 clicks. Matik na yan. And bang, makikita nyo yung UI nya. Kulay pula nga pala guys. So, nakikita nyo yan. Nakalock yung coil natin. Para unlock yan.
pagsabihin yung plus and minus para ma-unlock, bang. And syempre, ma-adjust yung wattage niyan. 5 increments yan, guys. 5 watts to 40 watts yan. And syempre, ground robin yan. Yung bars na nakikita nyo sa taas, guys, makita yan kung gaano kadami na lang yung power ng battery nyo. Syempre, 3 clicks, guys, para ma-change yung settings, VPC, bypass, and ganun lang. And hold nyo lang yung power button para balik nyo sa dati. And next yan, pwede nyo pindutin yan, 3 clicks ulit. And pindutin nyo ulit yung plus and minus button para maibahin nyo yung kulay. Syempre, mag-stick tayo sa pula dahil mahilig tayo sa pula. And same thing, hold nyo lang siya dun sa power button. Syempre, pag gusto nyo palitan or i-clear yung puff counter nyo, pwede nyo hold yung power button and pindutin nyo lang yung power button. Pagpapalit-palit na yan dyan. So, makikita nyo yung puff counter, pwede nyo i-clear yan pag pinindot nyo yung plus, at pwede nyo i-balik sa dati pag pinindot nyo yung plus. So, yun. Halos ganun lang kasimple ang Aegis Boost Plus natin, guys. Super dali lang. And, pasensya na, guys. Medyo hindi sabay yung video natin, tsaka audio natin ngayon dahil nasira yung audio natin mismo ng video na yan. And, kaya binoise over ko na lang siya. And ayun, halos yun lang lahat, guys. Balik na tayo sa taas para sabihin ko sa inyo lahat ng thoughts ko and pros and cons ng unit na to. And let's go! Sobrang pogi niya talaga. So yun, guys, thoughts ko lang dito sa mod na to. And para sa akin, hindi ko siya tinitignan as pad. Kung sa inyo titignan siya as pad, sa akin hindi. Para lang siyang mod with atomizer lang siya, pero ang binigay sa inyo OCC, guys. So knowing na maglalabas sila ng RDTA and syempre ng 510 connector, para sa akin, replaceable 18650, para sa akin hindi na siya pad. Additional na lang para maging AIO kit siya. Yun, inihintay ko, 510 connector or yung RDTA nila, which is mag 510 connector na lang ako, guys, kasi may mga sarili naman tayong atomizer dyan, which is yung Tengu RDA nila, kakabit ko yun dito syempre, and mas customizable siya kapag ganun, dahil pwede ka din maglagay ng RTA, kaya sinasabi ko na hindi to pad para sa akin kasi lahat ng pad kasi, guys, pocketable, sobrang dali lang dalin, and syempre, lahat talaga ng pad, guys, maninipis lang, stealthy sila dalin, and ito ang opposite ng pad, guys, eh. So more on talagang yung Aegis Boost para sa akin pad pa yon. Pero to, guys, iba na size net. Nakita niyo naman yung size comparison natin. And syempre, hindi tulad ng ibang pads. Itong mod na to, guys, ginawa to para sa everyday use, guys. Hindi to ginawa para sa bahay-bahay lang. Syempre, waterproof and shockproof. Workhorse ang gagawin nyo dito, guys. Everyday vape na to para sa akin. And sobrang tibay pa niya. Nakita nyo naman. Ipapakita ko sa inyo yung close-up na ito. Dulublub natin to sa tubig. Kilala nyo naman ako, guys. Nagpupo na ako ng Type-C. Para sa akin, hindi na kailangan ng Type-C kasi removable 18650. Kung built-in to, guys, magagalit ako dahil kailangan naka-Type-C na sila para fast charge. Pero kung hindi naman, it's a big pro for me. Kahit micro USB lang siya, okay na okay pa rin kasi hindi ko naman siya gagamitin pang charge. So yun, guys, magka-cloud check tayo and trick check. Panoorin niyo to, napakalupit. Let's go! So, doon na tayo sa pros. Isang pro natin, easy access refill system, guys, nasa taas. No? Parang yung Aegis Boost lang natin. Pero tingin ko mas madali siyang hatakin ngayon. Kasi yung sa Aegis Boost natin, medyo mahirap hatakin talaga eh. Ito, madali lang, guys, pero secure pa rin yung juice sa loob, hindi natatapon. Easy access airflow system, syempre, parang Aegis Boost lang din. Depit lang na ganyan. Which is, tight talaga yung pagkakaikot niya. As in, medyo mahirap siya ikutin. Hindi tulad ng boost natin, guys, medyo maluwag na yung sa boost ko. I don't know kung in time luluwag din to, pero para sa akin, super sakto lang yung skip niya. Para hindi bumukas mag-isa. Quick lock and release pad system design.
design. For switching guys, oh, ganun lang kabilis, oh. Bang, may kita nyo naman. Sobrang bilis mo lang isi-switch. Yung sa Aegis Boost, medyo mahirap siya iangat, eh. Medyo kailangan mo ng force. Ewan ko kung sa mod ko yun. Pero dito guys, sobrang dali lang. Pagbalit na agad kayo ng 510 connector nyo or ng RDTE nyo. Zero condensation guys. Maganda dito, pinag-isipan nila yung loob guys. May kita nyo kung paano nyo dapat sinasaksak yung coils. And syempre, hindi dito dumadali yung airflow. Nasa loob pa rin talaga nung mismong cartridge niya. So, ganun siya kalupit. Hindi siya nagmo-moist talaga yung loob. Syempre guys, sabihin ko ba itong Pro na to? Longer battery life. Syempre, kung de-replaceable 18650 kayo guys, syempre, papalit-palitan nyo ng battery yan, di ba? Longer battery life. Eh, mas malaki talaga ang battery life kaya sa mga built-in batteries guys. And syempre, napapalitan ba siya? Makakapili ka ba ng bago? Dito lang kapag built-in, pag nasira, GG, well played. Another Pro guys, beefier design siya. Wider and thicker siya. Pag kinumpara mo sa Aegis Boost natin. And syempre, kung mag-upgrade kayo guys, todo nyo na, di ba? Kaya maganda yung pag-upgrade nila, pinag-isipan talaga. And syempre guys, ito yung pinakamalupit dito, pinakanagustuhan ko. You can use your own 810 drip tips. I don't know kung 810 or 510, pero alam ko yung pinakamaliit, yun yung 810, di ba? Correct me if I'm wrong guys sa comment section. And yung pinakagusto ko, sa Boost 1 nila guys, walang ganun. Hindi talaga kasha. And dito guys, kasha. Papalitan ko ng tip, tignan nyo. So ito guys, napalitan ko kulay pink ko. Bangis. And doon na tayo sa cons guys. Sabi ko na lahat ng pros na gusto ko sabihin. And tingin ko enough na lahat yon. Tingin ko sobra-sobra pa nga. Doon na tayo sa cons guys. So honest review to guys. Cons ko lang talaga ay hindi talaga siya pang pad. Paulit-ulit tayo. Kung tinawag ko talaga itong pad, para sa akin hindi to pad. Mod kit talaga to. Kasi sobrang laki niya para maging pad. Hindi na siya packetable. And beefy na siya. Kahit 40 watts siya guys, na malakas bumato to. Para sa akin, makukonsider ko na siya as normal vape talaga, hindi pad. Honestly, yun lang talaga makita ko. Kompleto sila. May vent hole sila. Yun ang madalas naman tinitignan, di ba? And syempre, yung airflow. So, sinet ko siya sa pinakamaliit, guys. And kayang-kaya niya i-mouth to lang hit. Tamang-tamang yung pagkaka-restrict niya. And halos wala talaga makita ang cons, guys. And so, yun guys, patapos na itong video. Closing remarks na lang tayo. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. Bang! For quality vape reviews, alam niyo yan! Siyempre, subscribe kayo sa FB Gaming page. Review sa kuya ko. Links in the description, lahat yan. And don't forget to sumali kayo sa raffle natin, guys. Brand new Aegis Boost Plus giveaway by Geek Vape Philippines mismo. And siyempre, next month magpapag-giveaway tayo. Alam mo, pag-giveaway na itong Aegis Max. So, abagan nyo yan. So, guys, huwag nyo kakalimutan na like nyo yung Geek Vape Philippines page kasi brand nyo talaga ang papamigay natin. Promise yan. And sa kanila mismo magagaling yung unit, sila magpapaship sa inyo kung saan man kayo sa mundo. Next video, abangan nyo ang Aegis Max natin. Let's go! Thanks for watching! Peace out! Brrrr!